Bakit ba nagalit ang Diyos sa ginawang pagsamba ng mga Israelita doon sa estatwa ng isang bakang ginto? Ito ba'y dahil kinalimutan na nila si Yahweh, ang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto? Ito ba'y dahil pinagpalit na nila si Yahweh na kanilang Diyos sa isang Diyos-Diyosang ginto? Hindi naman. Sa totoo lang, kaya nga nila ginawa yung estatwa ng gintong baka ay dahil nami-miss na nila si Yahweh na kanilang Diyos. Ganito daw kasi ang nangyari. Ayon dun sa simula ng kwento na binasa natin ngayon from Exodus chapter 32, pero kailangan magsimula ka sa verse 1. Umakyat daw si Moises sa bundok sa utos ng Diyos para tanggapin niya ang 10 utos na nakatitig sa 2 tapyas ng bato, the 10 commandments. E kaso, nagtagal siya sa bundok. Nagtatanungan na yung mga tao, babalikan pa ba tayo ni Moises? Nainip sila sa kahihintay. Gusto nilang sambahin si Yahweh, pero di naman nila alam kung paano dahil wala namang ginawang larawan o estatwa na iniwan itong si Moises na dapat nilang sambahin. Kaya ang ginawa daw ni Aaron, kinolekta niya lahat ng ginto na meron sila, pinagsama-sama, at tinunaw ito at ginawang isang estatwa ng gintong baka, the golden calf. Hindi naman hangad ni Aaron na ipasamba sa kanila ang ibang Diyos. Hindi naman nila intensyon na kalimutan o ipagpalit si Yahweh. Pakinggan ninyo yung sinabi ni Aaron sa mga tao nung araw mismo na iharap niya yung gintong baka sa bayang Israel. Sabi niya, "Israel, narito si Yahweh, ang Diyos na nagligtas sa inyo mula sa Ehipto." Ayun naman pala eh. Sa intindi nila, si Yahweh naman ang sinasamba nila doon sa gintong baka. Binigyan lang naman nila ng forma o anyo gamit ang mga mamahaling ginto dahil mahal nila ang Diyos. Akala nila dinadakila nilang Diyos sa ginagawa nilang pagsamba sa estatwang tinuring nilang isang representasyon ni Yahweh. Yun pala, kalapastanganan ang ginagawa nila. Mga kapatid, ito yung pagnilayan natin sa araw na ito. Bakit ba ayaw ng Diyos na igawa natin siya ng larawan? Ang sagot sa tanong na ito ay nasa Story of Creation sa aklat ng Genesis chapter 1. Dahil daw, ang Diyos na mismo ang gumawa ng iisang larawan ng kanyang sarili. At alam niyo ba kung ano ang larawan ginawa ng Diyos? Larawan ng kanyang pagka-Diyos? Yan ay walang iba kundi ikaw, ang tao. Hindi mo nakakagulat yun? Parang kung gusto mo daw malaman ang tunay na mukha ng Diyos, tumingin ka sa katabi mo. Nababasa yan sa Genesis chapter 1, verses 26 to 27. Sa kanyang hugis at buwangis, nilikha ng Diyos ang tao. God created man and woman in His image and likeness. Palagay ko, ginawa ito ng Diyos para matutunan nating galangin
ang dangal ng bawat kapwa-tao hindi lang kalarawan ng Diyos. Kaya pala, kahit sinasabi ng Book of Deuteronomy na ang greatest commandment ay pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat, para kay Jesus, hindi kompleto ang summary ng 10 utos kung wala ang pangalawa, pag-ibig sa kapwa na gaya ng sarili. Sa Ebanghelyo, ganito rin yung ipinupunto ni Jesus. Sabi ni Jesus, naghahanap daw ang mga Hudyo ng patotoo tungkol sa kung sino bang nagsugo sa kanya at kung siya ba talaga ay sugo ng Diyos. Nagpatotoo nga daw si Juan Bautista, ngunit hindi naman siya pinaniwalaan. Akala pa nga nila si Juan na mismo ang hinihintay nilang Mesiyas. Alam niyo ho, isang malalim na pilosopiya ito, na hindi baka o toro o ibon ang piniling larawan ng Diyos, ng kanyang pagka-Diyos, kundi ang tao. At ang pagiging ganap na katuparan ng layuning ito ng Diyos ay hindi na yung lumang Adan at Eva na nagkasala, kundi ang bagong Adan sa pagkatao ni Jesucristo, kay Kristo. Ang Diyos na totoo ay naging isang taong totoo para turuan ng tao kung papaano maging taong totoo. Dahil maraming taong peke, tinuturuan tayong magpakatao, magpakatotoo. Binigyan tayo ng totoong huwaran ng pagpapakatao. Isang huwaran na nagtuturo sa atin kung paano matutupad ang ating pagiging hugis at wangis ng Diyos, pagiging kalarawan o kamukha ng Diyos. Kailan mo ba tunay na nakakamukha ang Diyos? Walang dapat tularan ng tao kundi ang Diyos. Pero dito rin naman tayo madalas malinlang sa maling pakikitulad sa Diyos sa pamamagitan ng paghahangad ng kapangyarihan. Kaya maraming tao talagang nagpapakayaman at naghahangad ng katanyagan at kapangyarihan. Parang feel nila Diyos na sila. At pag ganyan, lalong lumalayo sila sa itsura ng Diyos. Kasi sa halip na sa Diyos sumamba, ang tao'y natututong sumamba sa sarili, sa mga idolong ginto, sa mga bagay na lumilipas. Nagaganap lang ang tunay na pagtulad ng tao sa Diyos kapag tayo'y natutong umibig sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ni Kristo. Kaya pala ang new commandment, ang bagong kautosang iniwan ni Kristo ay magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pag-ibig sa kapwa, ayon sa halimbawa ni Kristo, yon daw ang pinakakonkretong pagpapahayag ng pag-ibig natin sa Diyos. Kasi kapag nagiging malupit ang tao, kapag nagiging marahas ang tao sa kanyang kapwa-tao, kapag nawawalan tayo ng malasakit sa kapwa, kapag niyuyurak natin ang dangal ng kapwa, ang tunay na nilalabastangan natin ay ang Diyos mismo. Dahil ang tao ay kalarawan ng Diyos. Alam niyo na dito sa Katedral ng San Roque, kagaya nung ginawa ko noon sa Angeles City nung ako'y parish priest sa Holy Rosary Parish, at ginawa din doon sa Apo Mamakalulu Diocesan Shrine, ang debosyon sa Puong Nazareno ay iniugnay ko sa talinghaga tungkol sa Last Judgment sa Matthew chapter 25. Kaya kapag tumayo kayo at humarap
sa puong Nazareno, tumingin kayo